Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Dear Lord, we thank you for the gift of life today. You allow us to have another day to praise you and see your glory. Thank you for the love and protection, especially this time of pandemic. Bless us, Father, with your wisdom as we begin our class. Help us to focus our hearts and minds on what we are about to learn. Inspire us by your Holy Spirit as we think and listen. Guide us by your eternal light as we discover more about the world around us. Lord, we thank you and let your will be done in our lives. We ask all this in the mighty name of Jesus. Amen. Good morning, everyone. So before we proceed to the main topic, gusto ko lang ibahagi sa inyo ang mission, vision, and core values of Pamantasan ng Gabuyaw. So for the mission, as an institution of higher learning, PNC is committed to equip individuals with knowledge, skills, and values that will enable them to achieve their professional goals and provide leadership and service for national development. Next, we have the vision, a premier educational institution of higher learning, developing globally competitive and value-laden professionals and leaders instrumental to community development and nation building. And last, we have the core values, as a God-fearing institution, respecting multi-faith of people, PNC adheres to the following core values. We have P for personal dignity, N for nurturing community, and C for commitment to excellence. Textile art souls dreams and imagination. Ito ang main topic natin for this week. Halika na, samahan ng aming team at sabay-sabay tayong matuto. Textile art. So when we say textile art, ito yung mga art na nag-use different sources of materials such as plants, animals, insects, at synthetic materials such as polyester, nylon, fiber, at marami pa rin. So textile art is extremely old art form and we can track it way back to prehistoric time. And very useful siya sa mga tao na kasi ginagamit ito textile art to protect surfaces at covering din ito sa mga bahay nila to reduce or stop the heat, sound, and electricity passage. So example of this textile are rugs, kilts, and clothing. Ginagamit din ito to signal status and sa mga important events. Example naman ng mga textile na ganito are flags and ceremonial banners. Textiles are made through the traditional method such as sewing, weaving, and knitting. One form ng sewing ay yung embroidery. Ito yung paglalagay natin ng decorative pictures and colorful patterns sa ating textile. Next, we have the weaving or yung combination ng two threads to form one, and that merging process is called. Next is knitting, one of the oldest and simplest way ng paggawa ng fabric. According to Patricia Cassin, an Australian artist, pagka hinaluan natin ng photography yung embroidery or yung mismo artwork natin, it makes the artwork more creative and it has something to do with our memory, dreams, and our imagination.
and according din sa kanyang theory and philosophy, meron talagang distance between the artwork and the artist. But pagka hinaluan na natin ng photography yung pinaka artwork, nilalagay na ng artist yung sarili niya dun sa mismo work. And today, popular pa rin yung ginagawa ng textile through traditional method. But many contemporary artists mix textile in a different new way. So yun lang. Huwag kayong maalis at magbabalik ang AMJS. Abay ha, mga giliw, narinig nyo nag-aaring Flex Spice? Ay kung hindi pa, itumangod muna kayo din sa akin at manalig. Sasandok tayo ngayon ng kauntay. Ipapakita ko lang kung gaano kabisa. Wapak! Ay, parang kabait kung makakabait. Tay. Help! Ah, taga! Ay, di butas ngayon. Tataklo ba natin? Oh, ay, di sarada. Ay, sadya napakainam. Ay, madali lang ang gamitin aray para kalaan naghahalo ng sinukmanay. Kailan ko baga kayo niluko? Napakarami na rin pwedeng paggamitan. Naalala niyo yung hiwalayang James Reed at Nadine? Ay, nakaw. Mas matibay pa aray kaysa sa dalawang iyon. Iyan ang sinasabi ko, mga giliw. Ano mang tagas, ano mang butas, kahit hindi, hugas, tagbanas, ay, tagbagyo, naku po, tagyelo. Ah, kapag winter din sa atin, ala, gamit na gamit. At bukod iyan, sa patsipatsing iyan, ay, pwede mo rin aring gawin libangan. At aray pa, kapag natuyo yung flex space, ah, pwede mong gawin sinilas o kaya panghampas ng bata. Nakaw, ay napaka-igiri na rin sa baha. Yung iyong bintana, napakababa, lapat sa lupa, sabay lurok ng ulan, ay di tuluan. Oh, ay di kay flex space lang ang katapat niyan. Ay di meron kang aquarium, oh, isda na lang ang ulang. Ay, mga giliw ha, kayo'y pinalalahanan ko na. Kayo'y magsibili na at sadya naman nagkakaubusan na ng stock. Sa malayong bayan ng Tibon, sa Lake Cebu, sa Mindanao, ay may pinagmamalaking sining at ito ay ang paghahabi at ang tinatawag na dagmay. Talaga bang ito ay nakabibighani? Pinalat ay isang sagradong telang hinabi ang mga tiboli sa Lake Cebu, Mindanao Island. Ito ay isang tradisyon na gawa ng mga babae na may dalubugaw at libu-libong patterns ang kanilang ginagawa at ito lang ay tinatandaan nila gamit ang kanilang mga memorya. Ang tinalak ay merong distinctive tricolor scheme which is white para sa pattern nila, red for elements, then black para sa magiging background. Ang mga hinlang na ginagamit nila sa paghahabi ay kinukuha nila sa puno ng abaka. At itong proseso na kung tawagin ay kendungan. Dalawang metal beads ang kanilang ginagamit para matanggal nila agad ang pulp, kung tawagin, at may labas ang mga hinlang. At ginagawa lang nila ito ng mano-mano. During Kembon, yung nagahabi daw is kinokorekta nila yung isang hibla sa kabilang hibla.
So, ganun kahirap yung ginagawa nila. So, next naman is temogo or dyeing, which is ginagawa nila in ikat style, which is ginagamit nila beeswax and natural pigments. Ngayon, yung himla daw, pinapakuluan nila sa black na dye na for several weeks, yung katagal. And weaving or mewel, kung tawagin sa nila, is ginagawa gamit ang backstrap loom or legogo. At sa paghahabi daw ng isang pirasong tela, isinabot sila ng isang buwan. The final stage in the process is called semati, which is involves burnishing the fabric with a cowrie shell that is heated by friction. Next is kinagamit nila yung nut oil para condition nila yung fabric and makapag-add ng sheen. And next is yung tinalak fabric or yung part na ginagawa nila is special dun sa culture ng mga tiboli. Lagi kasama sa buhay ng tiboli like bago panganak, kasal, even sa mga patay. Sa Pilipinas, yung Bandaya indigenous group is kilala sa kanilang godly at vibrant culture, which is na preserve nila ng napakaraming generasyon. At yung mga Mandaya is Mandayan is tratera sa Mindanao. Yung term na Mandaya galing sa word na man, which is first, and yung daya ko means upstream. Kaya pag pinagsama yung Mandaya, ang ibig sabihin is the first upstream. At ito ay it refers to their language, tradition, customs, and beliefs. Ngayon, yung Mindaya, kilala naman sila sa Dagmay. Ito yung tawag sa kanilang art, their tradition textile, which they considered as sagrado. Yung Dagmay designs are interconnected, kaya kapag pinutol mo yung cloth nila or yung pinaka-textile is hindi na siya, wala na yung pinaka-essence ng art nila doon kasi talagang magkakonnect sila. At yung pagiging sagrado ng tela kapag pinutol mo. Yung Dagmay was bestowed to Mandaya through a dream by Tagamaling, a spirit linked to life and creation. Dagmay is a handwoven textile, paghahabi, na gawa sa abaka rin, from puno ng abaka. Dagmay involved sa mud dyeing technique, wherein practitioners submerge their tannin dyed yarns into iron-rich mud for several days. Kung dun sa tinalak art, is ang proseso nila is pinapakuluan nila yung hibla sa black dye, ito naman is putek mud, iron rich mud. Then several days nilang nilulubog sa ganun. And first they found the bark of a tree and boiled it with the abaca yarn, then add the mud with the bluish color and let the yarn boil until the desired time is achieved. Yun lang yung pinagkaiba, black dye and iron rich mud. Wood pala is pinapakulaan nila. With the intricate patterns and details of the Dagmay, traditional Mandaya clothes have known to among the most beautiful in the Philippines. Oh, arin na naman akaw at bubuladasin ko na naman kayaw. Ay, ipapakita ko lang ang Rimplex Glow. Ay, tunay na napakabisa na Ray, hindi nyo pa alam. Ay, kaya nga ipapakita ko eh. Ngayon, see? Oh, hindi pa ako tapos, saglit ha?
Anim na taon bago namin napaghusay ang kulay si Milian Aray. Purbahan natin kung gaano ar kalinaw. Tay. Oh, kita niyo. Mas malinaw pa sa salitang mahal kita. Hindi ko kayo ginagagaw. Yan ang glow na binabayaran. Ala, ay kahit pa pasala-sala ang kapit mo sa iyong lamisa. Oh, ha? Dikit din eh. Ay nakaw, ay tingnan yung maigi ang glow na aray. Inahin ang kalapaut. Kaw ay kahit itiwaray. Parang talaba akong makakapait. Kahit segunda manaw ang sasakyan mo, magmumukhang bagaw. Oh, kaw ay kahit pababagong lagay. Hilahin mo gilew. Kukuhit ako ng isa. Lumusong man sa tubig ay hindi mababasa. Pagkait. Kung nag-aalangan kayo kung bibili ka kayo o hindi, ay pumirmila kayo diyan. Haw! Tags! Tags! Bibilib kayo sa akin! Katulaw, aring tatlong usbaw na aray, gagawa kami ngayon ng... Excuse me. Gagawa kami ngayon ng bangka gamit ang umurahin jealousy. O, oh, pagkakapit-kapit nila aray ng flex glow. Ah! Ay mantakin nyo naman mga giliw. O, oh, lutang. Eh, o! Oh. Ay saan ka pa? Napakaigi na rin kapag mag-island hopping kahit hindi ka lumublob. Kita mo ang ilalim. Tay, tay, dahan-dahan muna at baka magtaob. Iyan ang digkit na sinasabay, o. Oh. Hey, babe! Sag-ak! At aray ang isang napakaiging tip mga giliw. May biyanang kang hindi mo makasundaw. Araw-araw nasa inyo. Dadayo ng hunta. Makikipamahaw pa. Ay siya. Aray ang inyong iparigala. Usabihin mo ipanghisaw. Aring flex glow. Ala! Ay mas mabilis pa sa maniningilang tubig. Iyang mahal mong biyanang. Tiko mong bibig. Aywan ko pa naman kung nitikim imagagawa na yan. Pishabib, diputangan at inaul. Alam niyo ba kung ano lang ito? Kung hindi pa, halina, samahan ng aming dyan. Lumipad ang aming team patungong Mindanao. Di umano, natagpuan namin ang isang tribo na kung tawagin ay Tausug, na silang nagahabi na ng isang textile na tinatawag na Pishabit. Ano nga ba ang Pishabit? Ang Pishabit ay nagmula sa dalawang salita. Una, peace, na ang meaning ay headcloth na sinusuot ng mga Tausug men. Ang shabit naman ay ang meaning ay geometric design. So yung paggawa ng pishabit ay pinaniniwalaang naman na pa sa paggawa ng textile ng mga Chinese. So ang pishabit ay multicolored na so makulay siya. Gawa siya sa cotton o kaya sa tela. Ginagamit din itong headdress bilang tanda na ginagamit siyang headdress bilang tanda ng nakakaangat na posisyon ng mga weaver o manghahabi sa society. So traditionally, ginagamit tong pishabit bilang neckerchief or shawl ng mga babae. Minsan naman ginagamit nila to bilang pambalot sa kris o espada. Kung nagko-crossfire kayo matik, alam niyo na ang Chris. So, yung modern pishabit naman ngayon, ngayon, yung mga pishabit ngayon, kadalasan ang kulay na nila ngayon ay green. So, ba't nga ba green? Kasi ito ay ang kulay ng Islam, which is ang kanilang religion. So, ang pinakakilala naman na barangay sa paggawa ng pishabit sa Sulu ay galing sa Barangay Gimba sa Lagasan sa bayan ng Parang. So si Darhata Sawabi ay isang Gamaba awardee of 2005. Siya ay pinarangalan bilang finest traditional artist of the land.
So yung fishia bit, hindi lang siya yung parang makalumang gamit ganun, headdress. Bilang ano, ngayong modern days, pwede rin siya gamitin face mask. Which is napakahalaga sa panahon ngayon bilang protection sa COVID-19, di ba? Gawa naman kasi siya sa cotton kaya sobrang komportable niyang gamitin. Mathematics in Indigenous Philippine Artworks. So ito parang mga karakteristik niya. Meron niya, ang pinaka basic shape niya ay square. Ang central design inahati sa 25 square sections. Nagpapakita ito ng 4 different motifs. At mukha siyang mandala square na nasa square piece of cloth. Tignan niyo na lang yung picture para mas maliwanagan pa kayo. Bumisita ang aming team sa iba pang tribo sa Mindanao. Di umano, natagpuan namin ang isa pang tribo na kung tawagin ay Yakan. Sino nga ba ang mga Yakan? Ang Yakan tribe ay ang mga tribo na matatagpuan sa may Basilan Island, Southern Philippines. Matatagpuan sila sa may West Zamboanga ng Mindanao. Sila ang naghahabi ng isang textile na kung tawagin ay seputangan. Ano nga ba ang seputangan? Ang seputangan ay isang head cloth na sinusuot ng mga Yakan tribe. So, ang seputangan ay maraming pinaggagamitan. Isa na dito ay pwede siyang gawing damit na nilalagay sa bewang ng mga babae. Or pwede rin naman siyang headdress sa kasal ng babae at lalaki. Ang seputangan ay mahirap gawin kaya onti lang ang may kakayahan na maghabi nito. Traditionally, ang mga Yakan ay makukulay kung magsuot. Ayan o, dyan sa peak. Makikita nyo naman, diba? Mahalata nyo, mapapansin nyo na ang kukulay ng mga kasuotan nila. Ang tela ng Yakan ay kakaiba. Dahil yung mga finish product nila ay hindi magkakapareho. Makikita nyo yung mga differences nila sa patterns. Kaya yung seputangan, binansagan siyang most intricate design na sinuot ng babae at lalaki. Dumako naman tayo sa inaul. Ano nga ba ang inaul? Ito ay isang technique sa paggawa ng malong na wrap around skirts na sinusuot ng parehong gender. Meron siyang 3 type na threads na ginagamit. Una ay ang tenor, which is yung cottony. Sunod ay silky rayon. Ang ikatlo naman ay ang shiny katiyado. Ang asan yung shiny katiyado, no? Parang special skill ng anime. Shiny katiyado! Joke lang. Yung rayon at tenor, pinaghahalo siya para sa paggawa ng tinatawag nilang mestiza. Meron pang iba't ibang klase ng design. Yung difficult, yung embroidery laden umpak, yung binaludto o rainbow, yung panigabi o taro, at ang rare tie-dyed binaludan na kilala rin bilang ikat ng Tiboli tribe. In olden times, yung mga prinsesa, prinsipe o mga dugumbughaw, naghahabi sila ng kanilang mga damit para ipakita ang kanilang estado sa buhay. Yellow, maroon, orange at black for royalty. White naman para sa pagluluksa. Green para sa peace at coolness. Itong mga color na ginamit na to ay nagre-reflect sa Maguindanao culture. Red para sa bravery. Green para sa peace pa rin. Black for dignity. At white for sadness. Yung inaul ay may mahigit 100 uses. Ito yung mga example. Bedsheet, turban, table cover, trousers, basket. Yon, yung mga yon, mga example. Si Bay Albaya Wampa, sino nga ba yon? Siya ang isang proponent. Siya ang main proponent ng inaul. Para pinapakita niya yung traditional inaul sa kanyang tindahan. Yung mga modern designs ng inaul ay
mga twisted florals, elbow o siko-siko, geometric patterns, triangles, and reversible fabric. Yung Maguindanao, sineselebrate nila yung traditional textile ng Inaul sa pamamagitan ng festival. Ito ay ginaganap tuwing February from 8 to 14. Kung mawawalan lang sining at kultura, ang isang lingkuran, mawawala ang tradisyon, kasaysayan at legasiya. At hindi na ito ay babalik kapag nawala na ang mga ito. Malagang magkaisa tayo upang mapanatili at itaguyod ang ating tradisyonal na kultura. Ang mga hangad ng mga taupang sa kultura ay nagbago bilang resulta ng mga pagbabago sa sosyo-ekonomiko. Bilang resulta, kapag tayong gumawa ng epektibong paraan para sa pangalaga at pagtataguyod ng ating tradisyonal na kultura. Ang mga tao ang gumagawa ng kultura ay kritikal na ang paghihikayat sa mga tao na pangalagaan at pangalagaan ang mga ito. Kapamilya, kung natapos niyo na ang aming video presentation, kami ay may munting pa activity para sa inyo. Simple lamang ang gagawin. Ito ay nagkakahalaga ng 3 points na idadagdag namin sa inyong post-test. Ang gagawin lamang ay, magre-reply kayo doon sa post namin sa may general. Ang ire-reply nyo ay, isang bagay na natutunan nyo sa aming video presentation kasama ang hashtag KMJS. Yun lamang. So, kami ang inyong lingkod, kapamilya mo, Gerson Salazar.